sa naging laban ni Sakamoto kay Boyle, inaipakita ulit ng legendary hitman na wala pa rin siyang kupas sa larangan ng paikipaglaban. Pero dahil sa gustong malaman ni Sakamoto kung sino ang nasa likod ng paglalagay ng bounty sa ulo niya, ay gagawa nga ng paraan ng ating bida para malaman ang katotohanan. Yo, what's up, this is Kuya Jepoy, ang maghahatid sa inyo ng detalyadong review patungkol sa manga ng Sakamoto Days. Kaya naman hindi na natin patatagalin pa. Let's go! Shikashi, aru hi, Sakamoto wa futotta. Sa pinakaunang panel ay makikitang kagising lang dito ni Aoi mula sa pagkakatulog. Ito ay matapos silang maambush ng mga kalabang nagpapanggap lang bilang mga zombies. Bali nasa tabi niya nga rin dito etong naglalaway na si Lu at ang nagtutulog-tulogan lang na si Shin. Napansin niya nga na wala ang asawang si Taro, kaya naman inagtaka ito at napatanong kung nasaan na nga ba ang asawa. Sa kabilang dako naman, gulat na gulat niya dito yung crew sa itsura ng gondola. At sa paglabas ng dalawang lalaki ay naitanong nito kung ano nga ba daw ang nangyari. Napansin din naman ng babae ang sugatang si Boyle, kaya naman inaitanong din niya kung okay lang ba daw ito. Sinabi naman ni Boyle sa babae na hindi nga daw mainam na tanungin ang sugatang katulad niya sa kung papaano niya tinamo ang mga ito. Pero agad namang sinabi ng babae na hindi nga daw ganun yon. Dahil ang gusto niya nga lang daw mangyari, bayaran ni Boyle yung mga damages ng gondola ng Ferris wheel. Pagkatapos nun habang naglalakad ang dalawa, nasabi nga dito ni Boyle na medyo naisahan nga daw siya doon ni Sakamoto. Pero dahil nga daw sa natalo siya, makakaasa nga daw ang ating bida na hindi niya na nga daw ito aabalahin. Habang patuloy na nagsasalita dito si Boyle, makikitang hindi naman nakikinig etong si Sakamoto. At pagkatapos na bumili ng buns, agad naman itong kumain. Sinabi naman ni Boyle na parang masarap nga daw yung kinakain ng ating bida. At pagkatapos ay sinabi nito na kung pwede ba daw siyang makahingi ng isa. Agad namang inabot ni Sakamoto yung isang pirasong kinagatan niya. At walang alinlangan namang kinain agad ito ni Boyle. Humingi din ito ng paumanhin sapagkat hindi niya nga daw intensyon na kunin yung parte ni Sakamoto. Pero sinabi naman ng ating bida na ayos lang. Dahil etong iba nga daw na nasa loob ng supot, para nga daw sa pamilya niya. Napabilib nga dito si Bold sa pagiging family man na etong si Sakamoto. In which inaihalan tulad niya pa nga ito kay Taro Urashima ng fairy tale na hindi naman pala kilala ng ating bida. Nabanggit nga din nito sa kung ano nga ba daw ang gagawin ni Sakamoto patungkol sa bounting na kapatong sa ulo niya. Although maigagarantiyan niyang hindi niya na nga daw tutugisin ang ating bida, pero hindi nga din daw titigilan si Sakamoto netong mga asasin ng Don Tenkai Unlimited. Gulat na gulat nga dito ang ating bida, pero hindi dahil sa sinabi netong si Boyle, kundi dahil nga dito sa nakasalubong nilang si Aoi. Nakangiti namang tinanong ni Aoi kung ano nga ba daw yung patungkol sa sinasabi nilang bounty na nakapatong sa ulo ni Sakamoto. Mapapansin din sa likod ni Aoi ang pag-agaw nila Obiguro at Lo sa atensyon ni Hana para hindi nito marinig yung usapan. Medyo naguluhan rin dito si Boyle sa naging reaksyon ni Sakamoto nung makita ang asawa nito. Sa panel nga na to, nagkaroon ng masinsinang pag-uusap kung saan parang maaamong tupa ang tatlong to habang kaharap si Aoi. Pinagpapawisan at nanginginig na sinabi ni Sakamoto sa asawa na maraming mga assassins nga daw ang pumunta dito sa Sugar Park para patayin siya at upang makuha ng mga ito yung bounting nakapatong sa ulo niya. Galit na galit naman dito si Aoi sa kung bakit hindi ba daw sinabi agad ni Sakamoto yung patungkol sa bagay na to. Sumingit naman dito etong si Boyle at ipinaliwanag ng maayos kay Aoi yung sitwasyon. Sinabi ni Boyle na ang gusto nga lang daw ni Sakamoto magkaroon silang mag-ina ng kalayaang makapag-enjoy sa park na to. At talaga namang napaka-cool nga daw para sa kanya yung ginawang to ni Sakamoto. Naitanong naman ni Aoi kung sino nga ba daw siya. Sagot naman nito, natawagin na nga lang daw siya sa pangalang Boyle at isa nga daw siyang professional assassin. Humingi naman ng pabor si Aoi kay Boyle na baka pwedeng itigil na daw niya yung pagtatangka sa buhay ng asawa niya. Na agad namang sinang-ayunan netong si Boyle. Galit na galit namang sinabi ni Aoi sa asawa na ang akala ba daw nito ay hindi niya malalaman yung patungkol sa sekretong itinatago nila. Sumagot naman ang ating bida at sinabing yun nga daw yung gusto niya na hindi malaman netong si Aoi yung panganib na nakaamba sa kanila para nga din daw hindi mag-alala etong si Aoi at maging ang anak na si Hana. Padabog namang sinabi ni Aoi na parang may nakakalimutan nga daw etong si Sakamoto. Pagkatapos inalabas nga nito ang isang notebook kung saan nakasulat ang Family Rule Article 12 na sinasabi nitong no secret no lies. Gulat na gulat nga dito ang ating bida sa ipinakitang to ni Aoi at maging etong si Shin ngayon lang din nalaman yung rules na to. Dagdag pa ang sinabi dito ni Aoi na tigilan na nga daw ni Sakamoto ang pagsisinungaling at ayusin na nga lang daw yung kasalanang ginawa nito. Matapos ang mga sinabing yun ni Aoi, sinabi niyang tapos na nga daw ang kanilang pag-uusap.
Isa pa ay magsisimula na nga rin daw yung parada. Habang papunta nga sa parada etong sina Sakamoto, Aoi at Hana, eh nasabi nga dito ni Bold na isang hardboiled din pala etong asawa ng ating bida. Sa panel namang to, inaitanong ni Shin kung ano nga ba ang saktong gagawin nila patungkol nga dito sa problema netong si Sakamoto. Sinabi naman ni Sakamoto na kinakailangan daw nilang matanggal yung bounting nakapatong sa ulo niya. Na agad namang tinanong ni Shin kung posible nga ba daw na mangyari yon. Ayon naman kay Sakamoto, kinakailangan nilang hanapin yung taong naglagay ng bounty. Pero agad namang sinabi ni Boyle na medyo mahirap nga daw etong gagawin ni Sakamoto. Dahil maging ang boss nila ay hindi rektang nakausap yung mismong pinanggalingan ng bounty. Sinabi naman ni Shin na baka po pwede nga daw tanongin ni Boyle yung boss niya patungkol sa nalalaman nitong impormasyon. Na agad namang isinagot ni Boyle na hindi niya na nga daw trabaho yon. Dito nga ay nagsilita ang ating bida at sinabing pupuntahan na nga lang daw nila etong Don Den kay boss. Nangulit naman ulit etong si Shin kay Boyle at nagtanong kung nasaan na nga ba daw ang boss nila. Sumugot naman dito si Ubiguro at sinabi niyang hindi nga daw nila alam kung nasaan ito ngayon. Ang hula niya nga ay nasa headquarters ito pero ang problema eh hindi nga rin daw nila alam kung saang headquarters. Napakunot noon naman ang dalawang to at sinabi nga ni Shin na wala naman daw palang maitutulong etong sina Boyle at Ubiguro. Sinabi naman netong si Boyle na huwag nga daw silang dumipende sa kanila patungkol sa mga impormasyon na yan. Agad namang sinabi ni Sakamoto na may naisip na nga daw siyang ideya para matuntun nga etong hinahanap nila. Kinabukasan ay magkakasamang umalis etong sina Sakamoto, Shin at Lu papunta dito sa Shinjuku. Bali naglakad-lakad nga ang tatlong to sa mga iskinita at nang makarating sa mismong lugar ay napadpad sila dito sa video rentals. Sa pagpasok ng tatlo ay bumungad sa kanila ang isang babae at isang lalaki. Agad namang binati ng lalaki etong si Sakamoto at sinabi pa nito na matagal-tagal na nga rin daw silang hindi nagkita. Naitanong din nito kung ano nga ba daw ang may tutulong niya. Agad namang binanggit ni Sakamoto kung meron ba daw silang pinaka-latest na movie patungkol sa Don Denkai. Makikita namang nagtaka yung dalawang to. Sinabi naman ng store owner na kung hindi siya nagkakamali, nasa violence section yung hinahanap na itong si Sakamoto. Dali-dali namang pinuntahan ng tatlo yung section na yon at pagkatapos nakita din nila agad yung hinahanap. Dahil nga sa curiosidad naitanong ni Shin sa ating bida kung ano nga ba daw yung lugar na to. Sinabi naman ni Sakamoto na isang information bank nga daw yung lugar na to. Bale ebentahan nga daw ito ng iba't ibang uri ng mga impormasyon na idinadaan sa pamamagitan ng pelikula. Nakumpirma naman ni Shin yung hinala dahil alam niyang sa mga panahong to wala na naman daw gumagamit ng VHS tapes. Pagkatapos ginaid sila ng babae patungo sa viewing room. Sa panel na to may kitang sinimulan na nilang panoorin yung tapes patungkol sa Don Denkai Unlimited. At dito napag-alaman nilang binubuo ang agency na to ng 50 professional assassins. Ipinakita nga din dito yung pinaka-boss at yung lugar kung saan nga itinayo etong headquarters nila. Sa pagtatapos ng pelikula, nakabulagta nga dito yung isa sa mga founder na may itim na buhok kung saan ay i-assume na rin nating deads na nga ang isang to dahil sa 5 pirasong kutsilyong nakatarak sa ulo niya. Habang makikita naman ditong umiiyak yung kasalukuyang boss ng Don Denkai. Pagkatapos mapanood ang tape, natagpo ang umiiyak dito si Lo sa napanood habang nakarami naman ng ramen etong si Sakamoto at etong si Shin naman namangha sa overall creativity ng pagkakagawa ng movie na yon. Dito nagbayad na nga si Sakamoto ng 756,000 yen para sa napanood lang na tape na yon, which is ang total nga niyan dito sa atin kulang-kulang 300,000 pesos. Kaya naman nasabi na itong sina Shin at Lu na napakamahal nga daw nun para sa ganun lang kaiksing impormasyon. Sinabi nga dito ni Sakamoto na i-charge na nga lang daw yung halagang yan dito sa savings niya na naipon nung dati pa siyang hitman. Nabanggit naman dito ng store owner ang patungkol sa pagkakasangkot nga daw netong ating bida sa mga gulo nito kamakailan lang. Kaya naman naitanong nito na kung babalik na nga daw ulit si Sakamoto sa mundo ng assassination. Sagot naman ng ating bida na hindi nga daw at may importante nga lang daw siyang pakay. Bali dito nga nagbabala etong store owner na mag-ingat nga daw etong si Sakamoto. Dahil baka ay may biglang may sumulpot na mga dating kakilala. Sinabi naman ni Sakamoto kung ano nga ba daw yung ibig nitong sabihin. Humingi naman ng paumanhin yung store owner at sinabi niyang hindi pa nga daw available yung movie para dyan. At sa mga oras na to, ayan nga lang daw yung masasabi niya. Dito sa pinakahuling panel, makikitang narating na nila Sakamoto yung tinatayang headquarters ng Don Denkai. At makikitang papasukin na nga ito ng ating mga bida para nga hanapin yung pinaka-boss ng nasabing assassins agency. At dito na nga nagtapos yung chapter na to. Bali sa next chapter magkakaroon na nga ng debut ang grupo ng pinakamalalakas na assassin na kung tawagin ay Order. At ang ibig sabihin lang neto ay mas mapalakas na nga ang mga ipapakilalang mga characters dito sa manga ng Sakamoto Days.
Bali nga, eh, dito ko na muna tatapusin yung video na to at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pang chapters. Bye-bye!